Pwede sigurong sabihin na implied ano, implied admission by silence. Kasi so, may opportunity ka and hindi at hindi ka ano, no, wala namang pumipigil sa iyo para hindi sagutin. Correct. Eh baka ang pumipigil sa iyo ay yung katotohanan. Hindi po. Bali, what if kaya po nga, ang pumipigil nga, is gusto niya sa korte? Kaya nga ina-assume ng husgado na ano, ah, opo, under sa rules of court nga po 'yon. Paano nga po kapag sa private? Medyo nalilito nga ako eh. Ang sinasabi yata ni ano ni judge is yung sa rules of court lang. Paano kung doon nga sa RTIA, hindi ka pumayag na ilabas yung tanong ni Kayo, hindi ka pumayag na ilabas yung identity mo kasi nga hindi ka sumagot sa tawag. Tapos ang ginawa nila is pinost nila yung pagmumukha mo doon, 'di ba? Di ba parang may cyber libel doon? Yun ang ano, yun ang doon ako nalilito, parang ano. tinakot at pinapakulong dadalhin sa Senado kaya nagsalita, ganun. Always stay informed about your individual rights. Everyone, ignorance is not always a bliss. Yeah. Private pero constituency work. Rules of court yun, hindi RTIA, hindi sa RTIA. Para po yes, sa pag-private. Somebody will testify on it. Somebody will testify against it. Okay. Dapat lang mag-testify. Oh, okay. So ganito po pala, no? So, kasi kung private yan, di ba? Lahat ng pangyayari, lahat ng mga dokumento, lahat ng mga sinasabi mo, must be jury testified to. Now, during the testimonies, may rules na dyan. Whether or not that statement of yours may be admitted in evidence. Then, kung somebody will testify at ang kanyang testimony ay sinabi niya, narinig ko lang, it's heresy and it's inadmissible in evidence. Yeah. Para naman po ganito, what if... So, ano, nasa sa'yo kung sasagot ka. Yan. May confusion sa application eh. Oo nga eh. Maraming lumaro sa isip ko because of it. Parang slay of hand yung ginagawa pala nila. Oo. Parang ganoon na nga. Hindi obligatory na sumagot. Pwede kang hindi sumagot sa RTIA sa korte sa kanila sasagot pag may kaso na. Okay? Paano nga kung public shame ang kapalit na sa live TV tapos involved ang kahihiyan ng pamilya mo, required ka pa rin ba sumagot? Hindi naman, sabi naman niya, hindi naman required eh. Pwede naman hindi sumagot, sabi niya. Kaya lang parang sabi nga doon, parang sabi niya kasi, parang binigyan ka ng chance na mag-rebut, pero hindi ka nag-rebut. Parang sinasabi niya dito na yung parang silence means ano, guilty. Ayun, ganun. So, the program that is running it is actually a senator. How does that work? Parang, aren't you the lawmaker? And now for some reason, how does that dynamics work? Parang, okay, you're a public official, right? Mm-hmm. You're a public official doing that program as constituency work. Paano ka kailangan tingnan ng tao as public servant or host, or how do you distinguish kung anong capacity yung ginagawa ng tao? Like siyempre sa conflict of interest na rin. So ano kasi, yan ang hindi ko ano, hindi ko masyadong ano yon, kabisado kung mayroon bang sa ethics committee ng Senado, 'di ba? Mayroon silang sariling rules eh, 'di ba, ang Senado. Mm-hmm, mm-hmm. Kung pwede ba 'yon para sa kanila na ano, na senator ka ng Republika, and yet you have a program of your own in your private capacity, now which is very much related to your work. Yeah. Diba? Kasi, diba, ang trabaho mo naman sa Senado ay to legislate. Yeah. Diba? Now, pwede naman siguro din niya justify para ako magkaroon ng ano, ng proposal for legislation so I can diba, I can use my program. Yeah. Pero I think that must be ano, that must be brought to the Supreme Court for proper disposition, di ba?
Kasi kasama rin sa analysis dapat. Yeah. So, ano pa yun? Siguro ang question, okay, may program, may ano ka, senador ka. Oo. You have a program, private program, yeah, which is very much related to your work. So, is it against the ethics ethics rules, yeah. Ethics rules of the Senate. So, most likely siguro pwede yan, ano, pwede yan na tanong sa ang pwede mong pagtanungan ng DOJ, di ba? Yung, yeah. Tatanong sila kung yan. Pero ang TIA ba, related ba sa trabaho niya? Parang hindi naman. Parang ang layo eh. Ay, within legal means. Yeah, I agree. So, parang nasa ethics siya talaga, no? Justice. Mm-hmm. Tapos, meron isa pa akong tanong. Siguro, pwede mo naman yes or no lang, no? Do you agree that Rafi Tulfo in action complements due process? Yan ang problema natin doon. Kasi nga, ang due process na sinasabi natin ay binibigyan ka talaga ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili mo. At kailangan meron kang abogado. Mm-hmm. So, di ko alam kung yun lang alam kong due process eh, na binibigyan ka ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili mo. At sa pagtatanggol ng sarili, kailangan mo ng abogado. Okay, yeah. So, ayun yung ibig sabihin. So, is that a no? Is that a no? Yes. Is that a no, Justice? Parang definitely no. Parang no naman talaga. Hindi ko ano, basta yun ang justification. I don't know if it's yes or no. I think that's a no. I think it's a no. Kasi okay. unless and until this subject will be submitted to the... Parang tapusin na natin to, no? Kunti na lang naman eh. That we can say... 40 minutes na lang, tapusin na natin. That's a no. Yeah, that's a no. Kahit ako, that's a no. Hindi lang sa talaga direct. I will take that's a no. Ako rin. Na-confuse nga rin ako dyan sa part na yan. Pero paninindigan kong pwede mong tanggihan ang tawag ng RTIA. Yes or no? Yeah. Salamat doon. Medyo na ano ka doon. Okay na. Punta na ulit tayo doon sa good governance, explain. Actually, malinaw na no eh. Wala namang, pag naman naghaharap sa RTIA, wala namang abogado parehas eh. Diba? Kasi ang abogado dun, si Rafi Tulfo. Ang judge, si Rafi Tulfo na rin. So, maliwanag na no. Diba? Hindi po ulit sa amin, mas simple yung maintindihan ng mga tulad ko na lay people. Good governance. Ano po 'yun? How does that work? Ang good governance, 'yung ano, 'di ba? Una sa lahat, dapat kung ano 'yung mga nakasaad sa batas para sa kagalingan ng mamamayan diyan sa mismong komunidad ay dapat gawin ng nasa pwesto ng halimbawa ng mayor o kaya ng gobernador. So, at lahat ng dapat na nakasaad, kasi ang budget natin is batas yan eh, di ba? To be approved by by Congress. At alam natin na kahit isang sintimo na hindi kasama doon sa budget provided for by Congress, hindi pwedeng gastusin yan. Ngayon, lahat ng ahensya pinapasubmit yan ng budget sa Kongreso eh, para babudgetan ng Kongreso ang isang proyekto para sa munisipyo o para sa syudad. Ngayon, kung lahat ng budget na yan ay, di ba, ay gamitin lahat para sa kaunlaran ng munisipyo o kaya ng syudad, yan, isa yan sa mga katangian ng good governance. Na ikaw mayor ay hindi ka, di ba, hindi ka nakukuha ng... So, good governance is lahat dapat nakabase sa batas. Di ba?
Lahat ng gagawin ng mayor, ng governor, lahat dapat naka-base sa batas. Kung ano yung ano, kung ano yung batas yung nasusundin nila. Pero usually hindi naman talaga nangyayari. Diba? Sabi nila ng is OP. Diba? Oh. Mayroon pa nga dyan, aywan ko kung totoo, may nagsasabi na ang is OP ay 30%, mayroon 10%, mayroon 20%. Nang sagot kung yun ang mangyayari, ano pang makakarating sa taong bayan para umudlad ang kanilang, di ba? Tama, Cesar Gabriel. Kasalukuyang kalagayan. Ano makakarating sa kanila kung kukunin mo? Na yan ay budgeted. Oh. Budgeted yan eh. So ang tingin ko sa good governance, lahat, as I said a while ago, lahat ng kasal sa patas, dapat sundin. Dapat sayang eh. Hindi ka na dapat kasi bawat kasi anon sayang lagpasan eh, di ba? Nasasayangan ako lagpasan bawat ano eh, bawat tanungan dito eh. Lahat-lahat sinasabi ni ano ni Justice, parang bang ayokong skip lahat. Gusto ko lahat marinig. So tuloy na lang natin. Batas 'yan eh na yung 30 million ay para diyan sa munisipyo na 'yan. So dapat walang bawas 'yon. Dapat makarating lahat yun sa tao. Kasi pag nakarating lahat sa tao yon, walang tao na mag-aalsa. Walang tao na magre-reklamo. Paano po pag nakarating naman po, kaso may tarpuli ng mukha ng kandidato at yung pamilya yung nag-aabot? Ayun, ano naman din yon. Hindi maganda rin yon kasi hindi naman galing sa iyo yun eh. Galing sa tao. Ang lupit mo talaga, Buscayo. hindi alam ni Justice Alfredo, binabarata niya na si Rabi Dulpo. Grabe yun. Nako. Yari ka, Buscayo. Ang galing eh. hindi naman malayan ni Judge. Binabalatan niya na si Rapi Tulpo. Oh my goodness. Easy eh. Paano with tarpaulin? At tricky mga tanong. Pwedeng pang YT. Reels. Kaya nga eh. Kulega po dyan, ayaw mo talaga putulin, pinanood mo yung interview. Kaya nga eh. Natuloy. Ako din yun eh, binabalik mo lang. Di ba, ang mga budget na yan ay galing sa tax yan eh. Lululawa ka dito. Lululawa dito kay Buscay. Ng ating mamamayan sa ating gobyerno. Nang sa ganun, ibalik. Kaya tayo nagbabayad ng tax para in return, ibalik sa atin in the form of projects na kung saan magkaroon tayo ng orderly community, orderly society. Diba? Yan nga po eh. Kaso alam naman po natin yung pinapraktis ng mga politiko na andun yung pagmumukha nila para sa next election. Minsan yung pamilya pa yung nagbibigay para siguro tatakbo rin yung pamilya ngayon. Baka ganun yung nangyayari. Pero siyempre, pag bumuka, eh! But siguro, ano, ipatigil na rin yung ganun practices kasi hindi naman, ano eh, as I said, hindi naman sa kanila galing yan eh. Correct. Pero yung mga pobreng kababayan po natin, they don't know that. Kaya nga, yun pa rin, uulitin ko, sabi ko sa'yo, uulitin ko, dapat i-educate talaga ang tao na yung mga yon ay hindi galing sa kanila. Yun mga yon ay bigay ng ating gobyerno. Taxpayer, the taxpayer. Binabalik lang yan dahil galing din ng tao. Yun nga po eh, pero may, ganun po talaga, may matigas talaga ang pagmamuha na politiko, wala tayong magagawa dyan. Kaya nga, ay, matitigas na lang pag bumuka yung mga politiko. Ang ganda na mga hugot ni Kayo.
Magmumuka. Sinasayang nung sinasayang nung isang senador yung ano. Yung taxes namin. Kasi sana natakil niya din yung about dun sa site Supreme. Ang lupit eh. At alay. Kaya nga, ang ano ko dyan, Michael, ang ano ko dyan, ang suggestion ko, talagang people's empowerment. And people's empowerment can only be realized if we will be able to educate them. Correct, correct po. Talaga po talaga kailangan natin mag-start talaga sa educating yung general public. Kaya nga, if you talaga happen to have a program in educating the people, I will be happy to volunteer myself. Hey! I might take you up on that. Sabi, may tarong po si Teacher Mark. Pwede ba ata invite dito? Judge. Kayo patanong, pwede po bang maging isang defender ng isang politiko ang isang prosecutor? Pwedeng maging? Defender. Ito si Teacher Mark, kunwari ba ito eh, pero talagang ano ito eh. Isa pa ito eh. Sabi ni ano, sabi ni Sir Noel. Sir Wags, 100% agreed ako sinabi ni Sir Kayo. Kahit ako. Defender ng isang politiko ang isang prosecutor. Defender ng isang politiko ang isang prosecutor. Hindi pwede yan kasi nga pag nasa ano na, pag na i-submit na yan for resolution sa ating judicial system, lalo na sa ating criminal justice system, ay fair and square na dapat ang labanan dyan. So, nakabatay na lang sa kung ano yung facts, ano yung batas applicable, at ano yung recent decision ng Supreme Court regarding the case. Pero yung ano, kung magiging abogado ang isang prosecutor ng isang ano to, ng isang tawag nito, ng isang politiko. Hindi po pwede. Pero hindi po pwede. Unless ha, kung ang politiko ay biktima ng krimen. So siya ay complainant. Okay. Under our criminal justice system, lahat ng criminal cases must be prosecuted under the direction and control of the fiscal. Okay. So ito may fiscal na nagtatanggol sa isang politiko. Yung kilala ba natin yan? Tapos, bawal pala yun. Hindi pala pwede yun. Eh bakit ginagawa? Diba? Of course, that's unethical. Diba? As a lawyer for the fiscal in other cases not criminal, and the yung politiko ay hindi rin naman biktima ng krimen. Kasi po, ang trabaho po nila is mag-prosecute. Prosecutor nga mag-prosecute. Sila. Sila ang abogado ng... Hey, piskal! Kumusta naman? Di ba? Kumusta naman? People of the Philippines eh. Kaya nga, yung ano kasi, yung kasong kriminal, hindi naman ang kalaban mo kung akusado ka ang biktima. Ang kalaban mo ay ang... Nagtatanggol pero walang krimen. Pa-victim lang. Para sa pangarap. Diba? Pinas, honestly. Correct. Pero siguro okay lang nga po rin sa prosecutor na idepensa na yung politiko sa vlogs. Tama? Sa vlog. Sa ganito, YouTube, didepensa niya isang politiko. Pwede naman po yun, no? Hindi depensa niya yung isang politiko sa vlog. Sa vlog po. Ganito, sa YouTube. Pero huwag niyang gamitin yung kanyang ranggo bilang piskal. Bawal po ba yun? Kasi bilang piskal. Hala! Patay ka, piskal! Paano yan? I-download na natin yung mga videos. I-download na natin yung mga videos, guys.
I'm sure the fiscal has seen this interview. I wonder what he's thinking now. Maybe kinakabahan na? Ay, paano na? Hindi ko kinakaya si Gayo. Pwede lang siya magdepensa kung doon sa korte para sa people of the Republic of the Philippines. Oh! Hindi naman para sa isang ano pribadong individual. So parang kung gusto niya pong ipagtanggol yung isang politician, kailangan niya pong hubarin yung pagiging fiscal niya sa YouTube, gano'n? Yeah, of course. Kasi hindi niya pwedeng gamitin pagiging fiscal para depensa ng isang tao. Lalo na kung personal lang, sa personal na mga bagay-bagay. So, ang daming paglabag. Alam nilang mali yung ginagawa nila. Eh, bakit nila ginagawa? Diba? Diba? Maraming salamat po diyan. Marami pong gustong makaalam diyan. Alam niyo po yung story nung ano, nung lion, nung tiger, tsaka nung donkey? Hindi masyado. Ah, hindi na po. Okay lang po 'yan. Wag na lang po. Sa dito lang po tayo sa meron po akong mga inano ditong dali po ah. Meron po akong mga questions din dito eh. Ito yung sa galing po kay sa PAW. Naging ano po kayo, di ba? Naging PAW lawyer. Tapos, pagkatapos po nun, ilang taon po bawat ano yung, ilang taon po kayo sa PAW? Ilang taon po kayo sa... Oh, sige, I was in the PAW as a PAW lawyer for 5 years. Tapos, after that, I was with the prosecution service of the government for 5 years. And then, after that, I... Oh, short clip na yan. Siyempre. Ay, naku. Tabingi tayo dyan. Bawal yan, oy! Pag ikayo, ano ka na? Suspended ka na. He must be regretting his action. Tama. Diba? Ewan natin kung nakakaramdam ba ng ganun. Diba? Kasi, alam naman niyang mali, ginagawa niya. So, do you think? Diba? Judge na nagsabi, hindi pwedeng gamitin yung influence for public consumption being a public servant, pero ginagawa pa rin. Diba? Was with the Metropolitan Trial Court for 6 years, and then after 6 years, I was promoted to the Regional Trial Court and stayed there for 8 years. Mm-hmm. And then after 8 years, I was appointed as Associate Justice of the Court of Appeals in 2019. Tapos nag-retire po kayo this June lang 6 po, no? June 2. Opo. Bali, ang dami nyo nga pong award na ano, alam ko pong busy kayo ngayon, kaya medyo bibilisan ko na po ito. ito po. Ano po ang masishare nyo sa challenging na case na nahawakan nyo? Pinaka-challenging? Actually, nung panahon ni President Duterte, nag-viral din yun sa media eh. Ako yung kauna-unahang RTC judge noon na nag-acquit sa drugs case. Nabasa ko po yun. Aba. Kasi di ba, nagpatay-patayan yung akusadong yon, and then pagdating ng media, tumayo, and then kinasuhan pa. So he was able to tell his story, actually, the actual story during the hearing. So with that, I acquitted him. Tsaka po, meron pa pong isa. Ayun po yung pinaka-challenge. What makes it challenging po? Eh kasi halos lahat ng mga judges nung araw eh, puro conviction eh. Kasi di ba, may mga pronouncement na kapag ka mag-acquit ka ay baka sabihin na ikaw ay drug cuddler.
Yeah, yeah, may ganung klaseng nakadikit na ano, controversy. Oo nga, no? Manghirap nga naman ng ganun. Mahirap din pala talaga maging judge. Lalo pag drug-related. Kaya pala yung mga ibang lawyer, hindi humahawak pagdating sa yung mga drugs, drug cases. Hindi sila humahawak ng mga ganung kaso. May halong deception ng RTIA. Yeah? Ano kaya ang sayo ng mga 100 lawyers RTIA? Sinabi ni Judge Ampu. Ampuan. Okay lang, okay lang. Dinidepende fiscal, EJ, ang RTIA. Pero nag-post siya ng dispute na naayos niya sa office niya. Tinakpan niya mukha. Alam niya na mali ang RTIA. Maybe RT believes that having 100 lawyers has ensured his and the program safety. Isip na lang yun. Di ba? So ngayon po, lahat po sila, kumbaga parang ikaw lang yung, parang isa ka lang dun sa nag-disagree, kumbaga. Oh, nung panahon na yun, nung panahon, actually, naano naman yun eh, naging ano yun ng Inquirer eh. Parang naging editorial. Ang title nila, Little Victories. Kasi yun ang kauna-una ang release ng ano, acquittal eh. Yeah. Meron pa pong isa yung nag-inhibit po kayo eh. Ayan. Ay, yung ano din naman yun, yung Atso Castillo. Fraternity? Case. Fraternity po yata yun, no? Oo, yung fraternity. Bakit po nag-inhibit doon? Nag-inhibit ako kasi ano yun eh. Pagka-submit pa lang ng pagka-submit ng kaso sa akin, several motions were filed. At most of the motions that were filed were all prohibited under the continuous trial rule. So prohibited, once it is prohibited, you can outright dismiss the same. So yung mga motions na yun, puro yun na dismiss. And then after the dismissal of the motion, I was, ano, I issued the warrant of arrest. And pursuant to the warrant of arrest I issued, they were arrested and detained with the NBI. And after I issued the warrant of arrest, they moved for my inhibition. The accused moved for. Oh, okay. Kasi after you issued, wag na po, hindi ko tatanong. Wag na po itatanong. May tatanong po sana ako, pero wag na lang. Balik po tayo sa, ano, sa good governance. Sa practice po, sa practice, ito, yung pagkatapos nyo po nang nag-retire kayo, syempre nandito na kayo sa laban ng good governance against corruption, and then andito na tayo sa beyond the courtroom, no? So, meron po ba kayong like model na nakikita na na-implement yung good governance? Tell me about it, Mag. Dealing with drug cases is nerve-wracking. Oh, once served as a juror in a similar case myself. Ano ka ba? Lawyer? Similar case myself. Para safe si Turbo, papaligiran niya sarili ng mga dekampanilya. Pagka ganun si parang ano na yan eh. Alam mo yung placebo effect, 'di ba? Placebo effect lang yan eh. Kasi nga alam mo napapaligiran ka ng ano eh, ng mga lawyer na maraming 100 lawyer. Akala mo safe ka. Placebo effect lang yan. Maaaring kinukonsinti ka lang ng mga judge na I was chosen to serve on a jury. Ah, okay. Oh. Talaga? Ah, okay. You exercise your jury duty leave? Duty leave? Oh. Oh, you exercise your jury duty. Okay. Living the dream how they chose juries. In practice. Yun, sinabi ko na kanina ang yun, yung si Mayor ano, Mayor ng Lanao del Norte, yung Kauswagan.
Saka of course, si Mayor Magalong. Si Mayor Magalong ng Baguio. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, Mayor, kung ano man yung mga ano mo, ano man yung mga plano mo for good governance in the near future, I'm always here for you to volunteer my services. Wow. Kasi nakikita naman natin at naririnig ko rin sa marami na in Baguio City, no, si Mayor actually hindi tumatanggap ng SOP because according to him, kung tatanggap ang mayor ng SOP, baka tatanggap na rin ang vice mayor, tatanggap Malamang. Yung treasurer, tatanggap Malamang. Lahat ng halos ng empleyado ng city or munisipyo, mm-hmm. and then wala nang makakarating sa taong bayan. Correct. So I hope that the practices of the mayor of Baguio City, Mayor Magalong, will be ano, di ba? Will be exemplified. Dapat gawin example sa lahat ng halos ng bayan sa ating bansang Pilipinas. Ay, so yun nga yun naman kaya no. Dalawa pong yun. Yun ang ano eh. Marami pang iba, hindi ko lang naalala yung iba eh. Na, ano. Pero somehow sabi ko, somehow mayor, you will be joined by those people who actually, ano, who actually advocated for good governance. Because it's only good governance that will bring us to the desired peace and progress in our country. Pero alam po siguro may magkakaroon ng resistance dyan kasi of course yung the swamp, yung tinatawag ni Trump na the swamp, you have to drain the swamp. Yeah. Lagi naman may resistance yan eh. Pero sabi pa nga nila, eh bakit hindi natin itanim yung mga ano na yan, yung seeds na yan that somehow it will bear fruit. Hindi man natin na ma-harvest na yung fruit, but the next generation will be able to, di ba? Avail, will be able to avail of the fruits that we planted, of the seeds that we planted, di ba? So siguro, hindi yan, ano eh, hindi yan madali na laban kasi yeah. talamak ngayon ang ano eh, ang SOP. Well, ang galing naman ng mga kabatas natin, ano? Si Noel Campos, Sir Noel, I was chosen also 3 times but always I was exempted. Wow. Alam mo ba, protector ng pasugali yan si Mayor Magalong. Ano lang eh. Ewan ko ba dun kay Bix? I don't know, Azar. I got served again this year. Wow. Pero talamak din ako. Kasi ang SOP na yan, ano yan eh. Sabi ko nga, Michael, in one of the seminars, I ask a question. Sabi ko nga eh, in that seminar kasi, the AMLA was present, the Anti-Money Laundering Council. Ang sabi ng AMLA, we are the financial intelligence of the government. Di sabi ko, okay, can I ask a question? Pinayagan naman ako. Ang sabi ko, nung unang panahon, if you wanted to become a successful politician, dapat mayroon kang 3 katangian. Ang sabi ko, ang katangian na yan ay parang yung joke. Ang sabi ko, ang 3 katangian na yan, sabi ko, ay una, abiner. Ang abiner, sabi ko, means abilidad. Yeah. Nung unang panahon niya na, sabi ko, pangalawang katangian mo nung unang panahon ay mayroon ka dapat mantener. Mantener means you have the money, di ba? Yeah. Ngayon, sabi ko, ang pangatlong katangian ay mayroon kang dapat sustener. Sustener means you must have the gold and the guns, di ba? Di ba? Noon yung panahon. So, abiner, sustener, mantener. Ngayon sabi ko, ngayong panahon, mukhang hindi na uso yon. Kasi ang uso na lang ay mantener. Correct. Pero na lang, di ba? Kasi sabi nga nung isang... Tsaka YouTube isang, channel po. Sabi nung isang kandidato sa amin, eh, dito sa ating lugar, eh, sabi niya, eh, kahit pakandidatuhin mo aso, eh, mananalo basta may pera. Tapos in one of my classes, tinanong ko yung aking mga estudyante. Sabi ko, sino ba yung mga malalakas at nangungunang kandidato dyan sa atin? Mm-hmm. Ay nagkurus ba naman yung mga estudyante? Sabi, wala pa sir eh, dahil wala pang hatag.
Nag-aantay. So, sila rin, sila, kasalanan din talaga ng lahat. Oh, so, in other words, ang pag, ano, ang pagpanalo sa pagiging kandidato ay hindi na po pwede kung wala kang pera. Ngayon, ang tanong ko sa AMLA, kasi... Pero mayor magalong, hindi naman ito namili ng boto, di ba? Kaya nga napaka-anong mayor nito eh. Sama na ka-gets up here. Hindi ko yata na-gets. So, mag naka-receive sila ng letter for jury duty, sila na po bahala if go sila or decline. Isa-set dun sa mga guidelines if may work sila, if may work naman sila sa US on jury days, pa-file nila yon sa HR para paid po. Ah, okay. Team replay ba ako? From Jubail? No, hindi. Victoria sa Daya Perez. Hindi naman. Pero malapit na to. Oh. It was a seminar on anti-terrorism. Yeah. Sabi ko ngayon, ano bang plano nyo? Ano bang programa nyo? Kung ang isang terorista ay mag-fund, no? Mag-fund ng isang kandidato at katakot-takot na pera ang ibigay para mapadali ang kanilang terroristic activities in our country. Anong plano nyo? Kasi financial ano kayo eh, intelligence eh. So alam nyo ang galaw ng pera sa ating bayan. Supposedly, so anong plano nyo? Kung ano, kasi hindi, sabi ko malayo mangyari yan, nang isang terorista ay mag-fund ng kandidatura ng isang, di ba, isang kandidato. Dahil hindi po si Alice Guo yan, no? Parang gano'n. Kuwanta na lang ang pinag-uusapan ngayon eh. Eh, sabi ko, anong plano nyo? Alam mo kung anong sabi nung AMLA? Sabi niya, ang hirap naman po ng tanong nyo, isasanggunin muna namin sa aming boss. Kasi dapat di ba may plano mag-finance sa mga kandidato? Well, hindi po malabo mangyari yun. Kaya nga. Dahil ginawa niya po yan historically, di ba? Yan. So, ginawa nga. Ginawa. Tama, no? Parang di ba ganyan yung nangyari kay ano? Kay Guo? Paano yung historically? Nung ano lang kaya yan? Kaya sa Bambantarlac. De, joke lang. Peace. Kaya nga, sabi ko yung AMLA talaga dapat gagawa din ng plano, gagawa ng programa, gagawa ng paraan para hindi mangyari yan. In collaboration with the COMELEC. Parang nangyayari kasi sa atin ano, yung mga ahensya natin like COMELEC, AMLA, parang useless eh. Diba? Parang yung COMELEC nag-a-administer na lang ng election. Bahala na kung sino man yung pumasok dyan. Bahala na kung sino man yung tatakbo na yan. Hindi nila sasalain. Pero nag-ano naman sila ng mga nuisance, nag-reject naman sila ng mga nuisance candidate. Diba? Pero may mga kaso hindi nila, diba, hindi disqualified. Diba? Mm-hmm. May question pa pala po ako. Pwede po bang tumakbo ang ano, ang dual citizen na senador? Allowed yan. Allowed. It's allowed. Ah. Ang dual citizen. Basta natural born ka lang. Kasi hindi pwede yung ano, kung senator ka o kaya congressman, natural born. Okay. So pwede po akong ano, bawa tumakbo ako tapos may American citizenship din ako. Okay lang 'yon. Okay lang, pero basta as a natural born, ha? Natural born ka sa Pilipinas. Natural born. Kasi okay, kung okay. Ano ka, kung kung hindi ka natural born, pwede ka naman kumandidato mayor, pero sa congressman at saka sa senador, pwede pala. Pwede po bang tumakbo? So legal siya doon. Ah, pampatay. Mayroong ito na naman tayo eh. Incidents in the past na pwedeng bumoto mga patay eh. Hindi. Pero po tumakbo. Pero ngayon nakakandidato na ho. Hindi nila nakakaboto, kumakandidato pa. Presumptively dead. Ayun ang problema. Paano po yan? Ang problema kasi sa presumptively dead, you're just presumed
Dead, pero pag nag-appear ka, you're not presume as alive. Eh, paano pagkasal? Ano, mabubuhay yung kasal na yon, ganon? Oh, ikaw pa rin ang asawa nung una mong asawa. Kasi di ba? Pag nag-asawa na ako ng iba. Eh, ikaw pa rin ang asawa nung una. Abne, paano po i-consider yung kinasal ako sa iba? Ay, not valid na yon. Kasi ay, hindi valid na yung sa atin ng multiple marriage. Eh, paano pa pag dumating sa declaration? Ay, di ba paano yan? Kaga-kaga. Malinaw na malinaw dito, kabit si Congresswoman. Wala pa sa moto propio ng COMELEC. Kaya hindi pa sila makapag-imbestiga ng candidates before and after election. Talaga ba? Pero bakit sila nag-reject ng nuisance? Oh. Di ba? May kilala kaming ganyan. Eh, pwede pala yung dual citizen. Pero pag presumptive death ka, presumptively death ka, parang hindi pwede. Declaration. Sa declaration ng ano lang presumptive death, dumaan po siya sa due process. Ano? Kasi even if you're declared as presumptive dead, presumptively dead, pero pag nag-reappear ka, you are still married to your first wife. Oh, so mababaliwala pa yung second marriage ko? Baliwala. Oh, okay po. So, eto po, no, baka may pupuntahan din po kayo. Ayoko na rin po kunin yung maraming time sa inyo. So, ito lang po, ano po ba pwede nyo ibigay ng message? Like, simulan po natin sa mga professionals. Ano po ang pwede nyo ibigay ng message para makatulong sa good governance? And then, sa mga professionals, gamitin natin religiously yung ating profession. Ang profession kasi natin ay lahat 'yan ay may basihan, legal. So, kung ano man ang mandato ng ating profession, eh hindi naman professional yung kakilala natin na senador sa legal. Ano gagamitin niya? Na sa legal na 'di ba? Creation ng profession in the legal way. Ano man ang mandato, sundin natin. Kasi nga ang sabi ko lagi, kapag ka lahat tayo ay sumunod sa batas ng ating profesyon, sumunod sa batas ng ating gobyerno, palagay ko uunlad ang ating bayan. Pero as I said, itong pagsunod ng batas dapat pangunahan ng ating mga leaders. So kung sinabi ng batas ay kahit piso, hindi ka pwedeng tumanggap, kung ito ay related sa trabaho mo, ay dapat huwag natin gawin. Kasi pag ginawa natin, we can be charged for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At yung profession natin, kung ito ay hindi natin pinerform, we did not perform it as mandated under the law, we can also be charged. At ang charge ay pwede tayong alisin sa profession na yan. Kaya po sa mga professional, sa lahat man ng profession sa ating bayan, dapat po ay sundin lang natin ang batas, sundin natin specifically ang provision ng mga batas natin. Kasi ang batas po ay ito'y mga alituntunin na ginawa ng ating legislative branch of government, ang Kongreso, para po ito sa kapakanan. Okay. Siguro ano lang yan. Parang nagbigay nila siya ng mga opinions niya dyan. Ano? And ayun, sabi niya, counter nila dyan is nag-divorce. Eh wala naman divorce sa Pilipinas. 20 years of experience in broadcasting. Paano yung mga gumagawa ng sariling batas? Yan lang. So siguro dito na lang tayo, no, guys. Ayun. Gusto niyo ba umakyat? Boss kayo, kahit ka. Paliwanag mo yung kanina. Yung ano bang part yun? Yung sa... Ano bang part yun? Yung medyo nalito tayo? Kahel? Invite tayo, invite. We
Wait lang. Ihintay may pa sa yung divorce. Wala na. Tatalim pa ba yun? Makakount pa ba yung ano niya doon? At saka nag-file siya ng divorce. Sa US naman siya nag-file ng divorce. Hindi naman dito sa Pilipinas. Diba? At saka wala pang consent ni Ma'am Julie. Yung divorce na yun. So, may tulog siya doon. Diba guys? Yung doon sa part na pwede gamitin yung confession nila sa RTIA. Ah. Oo. Parang ano no, parang malinaw naman yata 'yon. Nawala yung amats ko kayo. Asin Rocket, takit na kayo. Pag-usapan natin, pagkwentuhan natin kahit mga 30 minutes lang or 40 minutes ganyan. Sorry. Parang malinaw naman 'yon yung sa part na ano na pwedeng gamitin kasi nga pag voluntary sabi niya pwedeng ano 'yon pwedeng gamitin as evidence. 'Di ba? Parang ganoon yung pagkasabi niya. And kaya nga dapat hindi talaga from the top. Arthur Barrera. Ano from the top? Late ka, no? Late ka ba? Kaya nga dito malinaw na hindi ka talaga dapat nagpapa-RTIA. Kasi instead na ano yung problema mo, imbis na mawala yung problema mo, baka madagdagan pa. Diba? About po dun sa pag hindi ka sumagot, eh may acceptance na may kasalanan ka. Ha? Sabi naman niya kasi kanina, parang pwede ka namang hindi sumagot. No? Medyo nalito lang ako doon sa parang ng Supreme Court na parang binigyan ka ng chance na rumibat pero hindi ka nagribat. Hindi ka sumagot. So parang guilty ka pag di ba? Pag hindi ka sumagot. Guilty ka. Pero kasi parang paliwanag niya rin, di ba? O nga, medyo lito nga ako dun eh. Sa ano yun? Sa Supreme Court. Pero sa private, yun. Diba? Kasi kung sasagot ka, baka mamaya, makapagsalita ka rin ng ano, pwedeng maikaso sa'yo. Kagaya na nangyayari sa RTIA. Diba? Oftenly, nangyayari yan sa RTIA. Yung mga ganong ano, di ba? Paano kung voluntary ang confession mo pero dahil galit ka panahon na nag-confess ka pero nun mahimasmasan ka, hindi mo alam na di. Wala nga eh, di ka rin exempted dun eh. Wala, nasabi mo na yun eh. Paliwanag mo na lang sa korte. Iseset niya, sige. Okay. Sa rules of court pero sa RTIA pwede kang hindi sumagot. O nga. Tama, yun nga. O nga. Sa rules of court talaga, hindi ka, kailangan mo talaga magpaliwanag. Pero pag sa RTIA, pwedeng hindi. Ah. So, yan. Malino naman pala. Sabi ni Levin, I think it's because the general public is often fearful. If they got called by RTIA, mainly because they lack awareness of their rights. Yun nga. Yun nga yung problema. Hindi nila, ang alam nila kasi pag tinawag sila ng RTIA, kailangan nilang sumagot.
Kasi nga hindi nila alam yung rights nila. So, kaya ang kagandahan ngayon, marami na rin mga kababayan natin na parang namumulat na rin, no? Na, yan, kagaya ni Boss Lee, di ba? Hindi siya sumagot sa tawag. At meron ding isa tayong kakilala dito na ayaw sumagot, ayaw, pero parang tinatakot, di ba? Tinatakot na ilalabas yung picture ng family, yung picture niya, ilalabas na sa screen nila. So, yun parang, yun yung parang, ano eh, yun yung parang hindi ko narinig na nasagot ni Justice kanina. Kung may libelous ba doon? I mean, parang kung may ano ba doon, may cybercrime ba doon? Kapag nilabas yung identity mo na hindi mo naman pinayagan. Yun parang yun yung parang hindi malinaw sa akin doon. Di ako later mag kaya lang kabisi ko. Ah, kabisi mo anak mo. Kaya hindi ko naintindihan yung topic. Kaya pala from the top. Di ba? Ayun, kasi nga kung ano bibitawan mo sa programa nila, pwedeng gamitin laban sa'yo. Yung self-incrimination nga. Di ba? Self-incrimination. Reply mo na lang, Arthur. Putik autofill laptop ko. Kaya pala eh. Gamitin sa'yo at yung mga evidences, yung mga evidence mo ala ng visa. Yon. Yun yung nangyayari dyan sa RTIA. So, yan, no? Sana mapanood to ng mga Tulfonatics, no? Tung video ni Boss Cayo na to, no? And para kahit paano malinawan naman sila kung maiintindihan nila. kung kaya ng pangunawa nila. Kasi nga ang utak nila, utak ayuda kasi. Kaya nga, yun ang kahirapan if ikaw ay utak ayuda kasi wala ka na sa isip kundi nakatulong naman. 'Di ba? Natulungan ka eh. So may utang na loob ka. Parang ganoon. Kaya napakabuti sa mata nila itong si RTIA, si Robert Tulfo. Utak ayuda gagi. But bigla ka nang pariyak. Di ba yun naman ang mga tulpo natin sa utak ayuda? Totoo naman eh. Kaya nga bulag na bulag sila eh. Kaya nga kahit na na yung mabulat-lat yung buhay nila, yung baho ng pamilya nila, okay lang. Kasi in the end, makakatanggap sila ng ayuda from RTIA. Ganun yun. Kaya wala silang pakialam kung ano man yung masabi nila doon. Diba, habang ini-interview sila, ang tanong may utak ba? Meron nga kaso utak ayuda. Sarado utak. Ayuda ba yan? 10K lintik. Saglit na gasto siya. Kaya nga eh. Diba? Oo. Hay nako. So yun lang, no, guys. Wala naman sigurong akit ngayon. So, yun. Tapusin natin 'to dito. And yun, panoorin niyo pa rin panoorin niyo pa rin ang buo dun sa yung video ni Boss Cayo para, 'di ba? Tayo naman eh. Thanks for the info, living the dream. Living the dream. You can always amend your previous statement but should get a lawyer to represent you, Arthur. Yan. So, yan. Maraming salamat sa inyo na mga kamag, no, at sa mga kabatas natin, mga ka-UB, no, sa inyong pagtambay sa aking channel, kay Boss Cayo, kay Teacher Mark. Yan. At sa mga biglang napasok dito ng mga kabatas natin, no. Maraming salamat sa inyo pagtambay. At siyempre, huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin yung tama at mabuti. Maraming salamat sa inyo.